Magandang araw po, Pag-asa Weather Update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, October 20, 2023. Northeasterly wind flow o yung hangin na nanggagaling sa hilaga Silangan ang nakakaapekto ngayon sa Northern Luzon at nagdudulot po yan ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito po sa Batanes, Cagayan, Isabela, maging sa Apayao at Kalinga. Samantala, yung shear line o yung boundary ng dalawang magkaibang air masses ay nakakaapekto o kasalukuyang nakakaapekto ngayon sa Central Luzon. At ito pong shear line, kadalasan pong nagdudulot yan ng maulap na papawirin na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkidlat-pagkulog sa mga lugar na naapektuhan ito dahil ito nga po ay convergence o pagsasalubong ng dalawang magkaibang air masses. And in this case, ito po yung hangin na nanggagaling sa Hilagang Silangan at yung hangin na nanggagaling sa silangang bahagi ng bansa o Easterlies. Kaya sa mga susunod na oras, inaasahan natin patuloy po makakaapekto itong shear line sa Central Luzon at sa mga karatig nitong lugar. Kaya sa forecast natin, asahan natin ang maulap na papawirin na may light to moderate rains and thunderstorms sa buong Central Luzon, sa Metro Manila at maging sa buong Calabarzon. Kaya sa naman po ang ating lakad sa mga oras na ito at mamayang gabi, huwag kong kalimutang magdala ng payong. Samantala sa natitirang bahagi ng bansa, partikular dito sa Visayas at maging sa Mindanao at natitirang bahagi pa ng Luzon, asahan ng maaliwalas na panahon sa in the next 24 hours. Wala po tayong inaasahang malawakang pag-ulan. Ngayon po ay wala tayong LPA o low pressure area na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility at wala rin tayong inaasahang bagyo at least in the next 2 to 3 days. Gayunpaman, patuloy po tayong mag-monitor sa mga updates ng PAGASA. Asahan natin magpa-persist o magpapatuloy ang panahon sa Northern Luzon kung saan yung makakaranas ho ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan ang Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao at Kalinga. Samantala, maulap pa rin na may mga light to moderate rains. Inaasahan pa rin natin niya sa Central Luzon, sa Metro Manila, sa natitirang bahagi pa ng Calabarzon o sa Calabarzon at ilang bahagi pa po ng Luzon. Para naman sa Visayas at Mindanao, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa lamang ng mga isolated rain showers or thunderstorms, especially sa hapon at gabi. Wala rin tayong gale warning na nakataas ngayon sa anumang bahagi ng ating mga baybayin dagat. Inaasahan natin ang moderate to rough na karagatan sa Northern at Central Luzon habang banayad naman hanggang sa katamtaman na magiging pag-alon ng karagatan sa natitirang bahagi ng ating bansa. Samantala, para sa pagtayo ng panahon in our key cities, and let's start here in Metro Manila, inaasahan natin sa susunod na tatlong araw, from Saturday hanggang Monday, weekend po yan hanggang Monday, asahan natin ang 24 to 32 degrees Celsius na temperature range at maaari po maging bahagyang maulap hanggang sa maulap pa rin ang papawirin na may tsansa lamang ng isolated rain showers or thunderstorms. Samantala sa Baguio, posible ang bagyong maulap hanggang sa maulap na papawirin na may tsansa ng isolated o pulupulong mahihinang mga pag-ulan. At para sa temperatura, 16 to 24 degrees Celsius ang inaasahan nating magiging temperature range. Samantala sa Legazpi, by weekend, inaasahan natin ang generally fair weather pero pagdating ng Monday, posible po ang maulap na papawirin na may tsansa ng mga light to moderate rains. At para sa temperatura, 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahan nating temperature range. Sa Metro Cebu naman, by weekend, inaasahan pa rin natin ang maaliwalas na panahon. Magpapatuloy po yan hanggang Monday at 25 to 32 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. And finally, sa Metro Davao, in the next 3 days, Saturday, Sunday, and Monday, asahan pa rin natin ang maaliwalas na papawirin. Walang inaasahang malawakang pag-ulan, liban na lamang sa mga localized thunderstorms, lalong-lalo sa hapon at gabi. At 24 to 33 degrees Celsius ang inaasahan natin magiging agwat ng ating temperatura doon.